The Justice Department has found a new way to fast-track cases. Starting next week, gagamit na ang DOJ ng computer software kung saan required ang lahat ng mga prosecutors sa buong bansa na magbigay ng update tungkol sa mga hawak nilang kaso. Kaya mga prosecutors na mabagal-bagal sa mga hawak nilang kaso, tsak mabibisto. Yan ang story number 3 ni Andrea Bautista. Maliban sa bilis ng takbo ng kaso, problema ng Department of Justice ang retrieval of documents. Hanggang ngayon, mano-mano pa kasi ang sistema. Ganito karami ang mga naka-file na kaso sa iisang prosecutor's office. Kaya naman pag may hahanapin, bubuklatin pa ito isa-isa para lang mahanap ang iisang dokumento. Sa Electronic Prosecution Case Management System o EPCMS software, sa filing of complaint pa lang, i-encode na ito agad sa computer at masisave na. Ang magiging sistema ng access sa files depende sa pwesto. Ang assigning of cases, mabubuksan lang ng head ng isang prosecution office na nag-a-assign ng mga kaso sa piskal. Ang mga prosecutor naman ang mag-a-update sa mga tinatrabaho nilang kaso. Laman nito ang mga scheduled hearings at resolutions. Pwede rin malaman ang lahat ng kaso sa ilalim ng isang prosecutor. Itatype lang ang kanyang pangalan sa case status inquiry. Lalabas na ang lahat ng hinahawakan niyang kaso. Any service that would require so much manual work is likely to produce or to give opportunities for petty grabs. So this is one way of eliminating it. Ang mga resolution rin computerized. Isasubmit lang ng prosecutor ang kanyang draft resolution sa system at aaprubahan rin ito online. Tapos ipopost na kaya paperless ang proseso. Bawat official may password. Ang Justice Secretary lang at ang Chief State Prosecutor ang maaaring mag-access ng lahat ng files sa buong Pilipinas. Kung lumampas naman sa deadline ng kaso, may automatic alarm din ng system. Ibig sabihin, mag-a-alarm ito kung deadline na ng isang kaso. One major challenge that we have to overcome really is the preparedness of people to really actually accept this system. Sa bagong fireproof building, ililipat ang technical management area. Ang kaso lang sa programang ito, sa mga bagong file na kaso lang ito uubra at hindi dun sa mga reklamo na tinubuan na ng amag sa tagal. Sa Makati ito unang ilalaunch ngayong July 17. In 2 years' time, target na ang implementation sa buong Pilipinas. Andrea Bautista, The Evening News.